Pero alam po natin, isang malaking factor ho para maging successful ka ay meron ka maraming pera. Tingnan niyo katabi niyo kung may pera. Tanungin mo nga, may pera ka ba? May pera ba? Gusto ka magka-pera? Yes! Gusto magka-pera? Yes! Well, pag sinabing pera, napakasarap pag pinag-usapan ng pera. Lalo na pag punong-puno ang bulsa mo ng pera. Tama? Well, pag pinag-usapan ng pera, dito nakafocus sa maraming tao. Why? Because when you talk about money, it gives you power. Sabi mo sa tabi mo, power! Power! Pansin ninyo, dito sa Pilipinas, kung sino ang mapera, sila ang merong power. Tinan nyo nga yung katabi nyo, baka meron ding tinatagong power. Sa bursa, hindi sa kilikili. Ha? Baka ibang power yan. Of course, kung marami kang pera, meron ka, magkakaroon ka rin ng position. Position sa society, position sa kumpanya, position dito sa Englobal. And of course, mga kaibigan, pag nasa position ka, meron kang power, of course, ikaw din ay popular. Sabi mo sa katabi mo, popular! So that means, marami nagagawa ang pera. So maraming tao nagpo-focus makamit ang napakaraming pera. And this industry, itong industriya natin to, motivated po tayo. We are highly motivated to acquire a lot of wealth. Kaya nga nakita nyo kanina, pinag-uusapan, kotse, pinag-uusapan, bahay, pinag-uusapan, travel. And lahat ng yan, kailangan ng maraming pera. At para sumaya ka, kailangan ng maraming pera. Pero this I tell you, huwag nyong habulin ang pera. Huwag kayo mag-focus sa pera. Instead, focus in this one important word na nag-start sa letter P, which is potential. Naniniwala ko ba kayo na bawat tao ay mayroong potential? Yes! Tinan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang may potential. Sabi mo sa kanya, may potential ka! May potential ka! Kalugin mo, may potential ka! May potential ka! Yan! Pag sinabing potential, lahat po tayo may kanya-kanyang capabilities. Lahat tayo may kanya-kanyang talents. May mga potential ang bawat isa. And this I tell you, makinig ko kayo mabuti. I believe, since lahat po tayo may potential, naniniwala ko, darating ang time, darating ang panahon, ilalabas at ilalabas mo talaga yung galing mo. Lalabas at lalabas yung potential mo. Ang question lang, kailan mo ilalabas? Kung kailan huli na o hanggang malakas ka pa? Well, mga kaibigan, sige, tuloy niyo yung palakpak nyo. Masarap ilabas ang potential kapag nasa tamang direction ka. Masarap ilabas ang potential kung alam mo highly motivated ka. Masarap ilabas ang potential kung alam mo mahal mo ang ginagawa mo. Ang tanong, mahal mo ba ang ginagawa nyo? Yes! Eh di ilabas mo yung potential mo! Yes! Nasa Englobal ka na! Ilabas mo ang potential mo! Mga kaibigan, and when you talk about potential, the big P, dito ho, lalo sa Englobal, you will grow. Sabi mo sa katabi mo, grow. Grow. The potential to grow. Hindi ho kailangan grow financially. Hindi ho literal na mag-grow ka physically. Pag sinabing grow, maraming aspeto yan. Pwedeng socially, pwedeng yung personal mo, character mo, and most importantly, yung spiritual life mo. Alam niyo, naniniwala ako pag lumalapit ka sa Panginoon, mas mabilis ang blessing sa'yo. Amen po ba? Amen! So sabi mo sa katin mo, mag-grow ka na! Mag-grow ka na! Guys, kailangan mo mag-grow. Why? Hindi pera habulin mo. Darating na lang ang pera kung ikaw nag-grow ka sa Englobal. Marami nagsasabi, ba't di ko makonvince ang asawa ko? Ba't di ko makonvince ang mga prospect ko? Hindi ko makonvince mga kamag-anak ko? Eto sagot ko. Alam mo bakit? Bukod sa hindi mo nilalabas yung potential mo, wala sila nakikita pagbabago sa'yo. Nakuha niyo ako? Kung dati ikaw tamad, dapat ngayon, hindi ka na tamad. Kung dati palamura ka, bawal na maging magmura-mura, magpalamura.
Kung dati, kulog-kulog ka, ngayon sipag-sipag na! Kung dati, adik ka, bawal ngayon dito sa Imobal! Kung dati, marami kang bisyo, tatanggalin mo na yung bisyo mo. Bakit? Dahil ilalabas mo yung potential mo dahil nag-grow ka na. And I believe, naalala ko yung talagang isang story, sabi, pag nag-grow, ano yung equivalent nun? Siyempre, nagmamature. Tingnan nyo mga yung katabi nyo kung mukha nang mature. Ha? Pag nangangamada yan, nagmamature na yan. Pag nagbabagsak presyo yan, mukhang mature dyan. Ha? Wala ko pinapatamaan. Hindi ho kayo, yung katabi nyo. Meron isang kwento. Meron mga estudyante, group of students sa UP, and nag-research sila kung sino ang pinakamatandang buhay pa dito sa Pilipinas. So sa research nila, they found out sa isang area sa Masbate, sa isang maliit na... Sino taga Masbate dito? Awa yung mga taga Masbate. Kayo ba yung mga taga-Kawayan? Sa isang maliit na town sa Masbate, Kawayan, may napapalitaan na mga umaabot na mahigit 100 na tao, buhay pa at malalakas pa. So itong group of students, dumalo kayo sa Kawayan, Masbate. At talagang hinalak nila yung matandaan yan. So habang sila naglalakad, tatanong-tanong sila, may nakita sila ngayon. Nakaupo, papay-pay-pay-pay. Ang tanda na itsura talaga. Papay-pay yung sinalim ng puno. So nilapitan nila, ito na yung pinakamatanda, ibang klase itsura. Puti buhok, labas ang mga ugat, talagang mukhang matanda. So tinan nila, Manaw, pwede ko bang malaman anong sikreto nyo? Bakit mukhang may edad na ako ang lakas-lakas yung panitsura ninyo? Ano mo sagot ng matanda? Iho, sikreto ko, hindi ako umiinom. Hindi ako nagka-drugs. Hindi ako nagbabagsak presyo. Eh, hindi kasama. Hindi ako nangangamada. Hindi ako nagpupuyat. At lalong hindi ako kumakain ng mga makakolesterol na pagkain. Kaya nga naman pala, sabi ng students, yun ang sikreto! Ano, ilang taon na po ba kayo? Ako ay 108 years old na iyo. Wow! Tanda na! So sabi nila, okay na. Alis na sila ngayon. Habang naglalakad sila, sa isang kanto, may nakita sila, mas ubod ng tanda. Sabi, grabe yung tanda. Tapos, kumakain, wala nang susubo. Yung itsura talaga, mukha talaga matanda. So, mas excited sila. Eh, ito siguro yung napapalit ng pinakamatanda dito. So, nilapit nila, excited sila. Manaw! Ano ba sikreto? Bakit ang tanda mo na ang lakas-lakas pa? Kitang-kita mo naman, iho, sabi ng matanda. Mahilig akong kumain ng gulay. Hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo, wala akong bisyo. Gulay at tamang tulog at ehersisyo, exercise ang ginagawa ko.